Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Donis. Mula sa Quezon City, si Angela Lagunzan. At mula sa UNTV Radio Mobile Booth, si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Impeachment trial ni former U.S. President Donald Trump nagsimula na. Mga abogado ng dating Pangulo tila hindi naging handa sa pagdinig ayon sa ilang senador. That's a high crime and misdemeanor. If that's not an impeachable offense, then there is no such thing. That what they really want to accomplish here in the name of the Constitution is to bar Donald Trump from ever running for political office again. But this is an affront to the Constitution, no matter who they target today. A special action force itideploy ng Philippine National Police para sa seguridad ng COVID-19 vaccine. Sea, air assets at truck ng pulis at militar gagamitin sa pagtatransport ng mga bakuna. We have more than 2,300 medical support personnel spread all throughout the different region. And this is complemented, of course, by a certain number from our PNP health service. So they are actually trained naman po sa mga ganitong aspeto. Considering po na strategically deployed tayo, kami po ay aktibong tutulong sa Department of Health sa pan-rollout ng bakuna. At ang ating mga doctors, nurses, and even ang mga sasakyan natin, both sa lupa, ipapawid at sa dagat, ay gagamitin natin for that purpose. Mga lokal na pamahalaan pinaghahanda na ng Department of Health ng backup vaccines sakaling may hindi dumating sa araw ng pagbabakuna. Wala po tayong basihan sa 20%, pero gusto lang po natin makasigurado na kung sakali na dumating tayo doon sa day of vaccination and we will have refusals, at least we have this reserved 20%. Samahan ng provincial bus operators, nananawagan na sa mga lokal na pamahalaan na ibalik na ang biyahe ng mga bus mula Metro Manila. Nangako kami mga operator dito sa probinsyang ito na kung ano man yung safety protocol na kailangan ipatupad, ay willing kami na sundin lahat ng safety protocol. Mga kilos protesta sa Myanmar, nagpatuloy ngayong araw sa kabila ng marahas na dispersal kahapon. Pinoy rap sensation Easy Meal patuloy na nakakakuha ng suporta sa international netizens. Pagdating sa kantang ito, sa tingin ko, hindi ito isang toxic positivity song. Bakit? Dahil ang lahat ng mga isinasalarawan niya or ikinikwento niya sa kanta ay tungkol sa kanyang pagiging outsider. Tungkol sa kanyang pagnanais na patunayan na kabilang siya bilang Pinoy. Let me make it very clear. If you are a musician, an artist, a rapper, it's your fundamental duty to write about life. You know, rap music is people's experiences, people's take on life. Magandang hapon! Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Inatasan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang Philippine National Police na tiyakin ang kaligtasan ng mga bakuna maging ng inoculation team na magsasagawa ng COVID-19 vaccination. Sa isang pahayag, sinabi ng DILG na mahigpit na makikipag-ugnayan ng mga police sa local government units upang masiguro na makararating ng maayos ang COVID-19 vaccines, lalo na sa malalayong lugar. Ayon kay DILG Officer in Charge Undersecretary Bernardo Flores Jr., dapat ay may mga kawanina ng PNP pagdating pa lang ng bakuna sa airport hanggang maiturok ang mga ito sa recipients. Handa na ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa ipatutupad na seguridad sa pagbabiyahe ng COVID-19 vaccine sa mga probinsya. Ito ang balita ni Lea Ilaga.
Idideploy ng Philippine National Police ang kanilang elite force na Special Action Force para sa seguridad ng COVID-19 vaccine. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Ildebrandi Usana, gagamitin nila ang mga ito upang masiguro na ligtas na makararating ang mga bakuna, lalo na sa malalayo at delikadong barangay sa bansa. Mayroon ding medical forces mula sa PNP Health Service na tutulong sa pagbabakuna. We have more than 2,300 na medical reserve force personnel spread all throughout the different regions. And then this is complemented, of course, by a certain number from our PNP Health Service. So they are actually trained naman po sa mga ganitong aspeto. Bukod sa PNP trucks na siyang magdadala ng COVID-19 vaccines, gagamit din sila ng air assets kung kinakailangan. Yung pong mismong sasakyan ng mga police ang paglalagyan din po nitong mga vaccines together with our health workers. Ang Armed Forces of the Philippines, nauna na nagpahayag na gagamit din ng military trucks, sea at air asset sa pagtatransport ng COVID-19 vaccine para masiguro ang kaligtasan nito. Considering po na strategically deployed tayo, kami po ay aktibong tutulong sa Department of Health sa pag-roll down itong ating or itong roll out ng bakuna. At ang ating mga doctors, nurses, and even ang mga sasakyan natin, both sa lupa, ipapawid at sa dagat, ay gagamitin natin for that purpose. Nauna nang nagbigay ng suwestyon ang Communist Party of the Philippines na huwag gumamit ng military truck ang government forces sa pagdadala ng bakuna sa mga liblib na barangay upang hindi madamay sa anumang operasyon. Ngunit ayon sa palasyo, susundin nila anuman ang nakasaad na vaccine rollout plan ng pamahalaan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nalalapit na ang pagbabakuna sa Pilipinas, ngunit aminado ang Department of Health na may mga hamon pa rin sa pamahalaan bago pa man ito magsimula at kapag nag-roll out na. Pinaghahanda na rin ang kagawaran ang mga lokal na pamahalaan para sa backup vaccinees na papalit sa mga atras na magpapabakuna kontra COVID-19. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Maraming hamon ang kinakaharap ngayon ng pamahalaan sa nalalapit na pagbabakuna kontra COVID-19. Bukod sa kahalagahan na mabantayan na huwag magkaroon ng vaccine wastage mula sa storage at delivery ng mga ito, kailangan pang mapataas ang kumpiyansa ng publiko sa pagbabakuna. Mas marami dapat mahikayat ang pamahalaan na magpabakuna kontra COVID-19 upang maabot ang herd immunity at mayuriya ay mabigyan ng proteksyon laban sa nakakahawang sakit. Meron nga tayong bakuna, baka wala namang pupunta para magpabakuna. So what we are trying to do right now is intensifying the information. We are now highlighting our experts in talking to the public so that they can better understand the benefits and the safety of these vaccines that are forthcoming. At para wala ring masayang na bakuna, pinaghahanda ng Department of Health ang mga lokal na pamahalaan ng quick substitution list. Ito ang mga backup vaccinees sakaling may mga umatras, umayaw o hindi sumipot sa araw ng kanilang pagbabakuna. Ayon sa DOH, 20% ng priority list ng mga LGU ang dapat nakalista rito. Wala po tayong basihan sa 20%, pero gusto lang ho natin makasigurado na kung sakali na dumating tayo doon sa day of vaccination and we will have refusals, at least we have this reserved 20%. So for example, ang PGH, meron siyang 4,000 plus na mga empleyado. And for every day, for example din, kung tatapusin niya yan ng 5 araw, maaaring meron siyang 800 babakunahan. Na nasa listahan, tatawagan ko, pagka halimbawa nakita natin na ang pasok ay hindi magiging 800, papupuntahin na natin doon sa ospital. Wala pang tiyak na petsa kung kailan talaga darating ang COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Ngunit naniniwala ang kagawaran na nalalapit na ito. Kaya naman maiging maihanda ang lahat ng vaccinees at mas mabaigting pa ang information drive kaugnay sa mga tatanggapin nilang mga bakuna. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Bagamat wala pang dumarating na bakuna laban sa coronavirus disease 2019 sa ngayon sa Pilipinas, handa ng pamahalaan sa pagbabakuna. Ngunit kahit masimula ng inoculation sa bansa, hindi pa rin ito nangangahulugan na maaari ng luwagan ang community quarantine. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Inaasahang unti-unti nang bababa ang bilang ng mga nagkakaroon ng COVID-19 oras na magsimula ang vaccine rollout. Subalit ayon sa Interagency Task Force Against COVID-19, hindi basta-basta luluwagan ng community quarantine sa bansa at lalo pa hindi dapat mag-relax sa health quarantine. Kung magkaroon po ng massive rollout ng vaccination, bababa po yung mai-infect. Bababa yung cases of infection. So ito yung ganun pa rin ang titingnan natin. Yun pa rin ang magiging basis. Ang effect of the vaccination rollout, inaasahan ng lahat ng mga bansa sa buong mundo ay pag nag-rollout na po tayo ng vaccine, unti-unting makikita natin na bumababa na bumababa na bumababa ang kaso kasi nagkakaroon ng tinatawag na herd immunity within communities. Ayon kay IATF Co-Chairperson at Cabinet Secretary Carlo Nograles, pag-aaralan muna ng pamahalaan ang sitwasyon matapos ang vaccine rollout. Kung magbubunga ng magandang resulta ang mass inoculation, saka lamang ikukonsidera ng pamahalaan na luwagan ang mga umiiral na community quarantine. So ito yung inaasahan natin na maging effect ng vaccination rollout, yung pag-flatten na ng curve. So sa pag-flatten na ng curve, dito na po natin makikita na mag-shift na yung ibang localities, mga LGUs, from GCQ to MGCQ, from MGCQ to new normal. Ayon sa Duterte administration, mananatili ang pagpapatupad ng minimum health standards sa bansa tulad ng paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at social distancing kahit may COVID-19 vaccine sa bansa. Target ng pamahalaang mabakunahan ang 100% ng adult population sa bansa ngayong 2021. Rosalie Cos, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Masusubukan ng convincing power si Vice President Lenny Robredo oras na magsimula na ang COVID-19 vaccination. Ayon sa Vice Presidente, handa siyang magpabakuna sa harap ng publiko at mauna kung kinakailangan para mahikayat ang mga Pilipino na sumunod. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Muling hinikayat ni Vice President Lenny Robredo ang publiko na magpabakuna. Sa isang question and answer format Facebook video, sinabi ng Vice Presidente na handa siyang magpabakuna kontra COVID-19 sa harap ng publiko kung kinakailangan. Ang priority natin, healthcare professionals at elderly. Pero kung kinakailangan na magpabakuna tayo una, in public, para ma-encourage yung taong magpabakuna, gagawin natin yun. Wala pang komento rito ang Department of Health. Sinabi noon ng palasyo na pribado ang gagawing pagbabakuna kay Pangulong Duterte dahil sa masenang bahagi umano ito tuturukan. Lumabas naman sa isang open access online survey ng University of Santo Tomas COVAX Research Team noong Enero na mayorya sa mahigit 15,000 Pilipino ang payag magpabakuna basta't unang matuturukan ang mga politiko. Ayon sa DOH, target na babakunahan ang 75-80% ng populasyon ng Pilipinas upang makamit ang herd immunity contra COVID-19 sa taong 2023. Pero naniniwala si Robredo na dapat sikapin na makamit ito sa lalong madaling panahon. Dapat yung goal natin better than 2023. Nakakapag-alala yon. Kasi as of now, ang dami naghihirap ng mga Pilipino, ang dami nang nawalan ng trabaho. So dapat yung goal natin, the faster na mabakunahan ang mas maraming tao. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinang-ayunan ng Department of Health o DOH ang pahayag ng Food and Drug Administration na hindi babawiin ng emergency use authorization ng AstraZeneca dahil wala pa namang napapatunayang umiiral na B1351 o variant ng COVID-19 na unang natuklasan sa South Africa. Ayon din sa DOH, hindi muna magtatakda ng travel ban sa South Africa maging sa mga bansang
may kaso ng iba't ibang variants ng COVID-19. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nagbalik operasyon na ang mga pangunahing laboratorio sa Pilipinas na nagsasagawa ng genome sequencing. Kaya posibleng sa mga susunod na araw ay maglabas muli ng ulat ang Department of Health kung may natuklasan bang iba pang COVID-19 variant sa Pilipinas. Ngunit sa ngayon, ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere, tanging B.1.1.7 o ang variant na unang nadiskubre sa UK pa lang ang nakapasok sa bansa. Kaya naman sang-ayon ang kagawaran sa desisyon ng Food and Drug Administration na huwag bawiin ang emergency use authorization ng AstraZeneca sa Pilipinas. Ito ay sa kabila ng ulat ng pagpapatigil sa rollout ng naturang bakuna sa South Africa dahil umano sa minimal protection lang ang naibibigay nito sa isang taong nagkaroon ng variant na natuklasan doon o ang B.1.351. Ayon pa sa DOH, pumasa ang AstraZeneca sa standards ng mga eksperto sa Pilipinas, kaya napagkalooban ng EUA. Ang pinaka-pangako sa atin ng mga bakuna, no? Aside from if we can prevent mild to moderate cases, but ang pinaka-importante sa atin is for us to prevent or to lesser the chances of having severe infections, lesser the chances of dying, lesser the chances of being hospitalized. So yun po yung pinaka-objective ng ating government so that we can reduce mortalities and therefore morbidity. Ipinaliwanag din ng DOH na bagaman dumarami ang kaso sa mga natuklasang COVID-19 variants sa iba't ibang bansa, hindi ito dahilan upang panatilihing sarado ang borders ng Pilipinas, lalo na sa mga magmumula sa South Africa dahil lang sa natuklasang B.1.351 COVID-19 variant doon. Ang mahalaga sa ngayon ay higpitan ang mga umiiral na COVID-19 mitigation measures sa bansa, gaya ng testing, isolation at quarantine, dahil sa banta ng mga napapaulat na mas nakakahawang COVID-19 variants. We cannot remain to be in lockdown or restricted forever and isolated ang Pilipinas, no? Kasi talagang interzonal, intercountry, lahat na, no? Ang virus na ito. So napagkasunduan po sa IATF and based pa rin sa recommendation ng ating experts na magkaroon na lang tayo ng more stringent protocols para tayo ay magkaroon din ng kasiguruhan na mapiprevent natin kung sakasakaling papasok nga ito mga tao na may variant dito sa ating bansa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kikinabang ang lahat ng Pilipino oras sa maisabatas ang panukalang Bayanihan 3 ayon sa mambabatas na nagsusulong nito. Hinihiling itong tipikahang urgent ng palasyo dahil posibleng lumala ang problema sa bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Malaking bahagi ng 9.5% na pag-atras ng ekonomiya noong nakaraang taon ay dahil sa maliit na paggastos ng pamilya ayon sa ekonomista at Marikina Representative Estela Kimbo. Kaya kailangan ng mga ayuda gaya ng nakapaloob sa panukalang Bayanihan to Arise as One Act o Bayanihan 3 na inihain na sa Kamara. Paglalaanan nito ng 420 bilyong pisong pondo para sa ayuda sa sahod ng mga manggagawa, tulong sa mga maliliit na negosyo at social amelioration program. Meron ding para sa mga magsasaka at guro. Kasama rin sa mababahaginan nito ang mga naapektuhan ng bagyo at dagdag na pambili ng COVID-19 vaccine. Ayon pa kay Congresswoman Kimbo, hindi bababa sa 1,000 piso ang matatanggap ng bawat Pilipino mula dito. Bukod dito, maaari pang makatanggap ng ayuda mula sa ibang programa ang bawat pamilya. Family of 5, so may 5,000. On top of that, meron tayong estudyanteng 2, so meron siyang another 2,000. On top of that, kung displaced worker, si father, meron pang additional 8,000 pesos. Kung sabihin natin, si mother, farmer, siya po ay meron pong babuyan at naapektuhan po ng ASF. Meron po siyang more or less, based on my average computations lang, may 14,000. Naniniwala ang mambabatas na malaki ang maitutulong nito upang muling pasiglahin ang ekonomiya. Kaya naman hiniling nito sa Malacanang na sertipikahang urgent ang panukala upang ang problema ng bansa ay hindi na lumala. Kapag magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at maapektuhan ang ibang sektor, baka naman magkaroon tayo ng stagflation.
kombinasyon ito ng economic stagnation, pati na rin ang inflation. Sa madaling salita, sabay nangyayari ang pagbagsak ng ekonomiya at pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Mataas na nga ang presyo ng bilihin, wala pang trabaho. Dadami ang mahirap na Pilipino. Kaya't kailangan gumastos ng pamahalaan para ayudahan ang mga pamilya, manggagawa, magsasaka at maliliit na negosyo. Tugon naman ng Palacio, kailangan pa itong pag-aralang mabuti. Titignan po natin, una-una nga kung talagang kakayanan, kung kinakailangan pa yan, at pangalawa, kung meron po tayong possible fund sources. Sa isa namang panayam, sinabi ni Senator Grace Poe na dapat malaman kung saan kukunin ang pondo para dito. Ayon kay Congresswoman Kimbo, maaari pang makakuha sa 1.6 trillion pesos na nasa kaba ng bayan. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ang samahan ng provincial bosses sa mga lokal na pamahalaan ng mga probinsya na buksan na ang kanilang mga border para maibalik na ang biyahe ng mga bus na nanggagaling mula sa Metro Manila. Giit ng provincial bus operators, laganap na ngayon ang operasyon ng mga koloru na bumibiyahe sa mga probinsya kaya't nakikiusap sila na buksan na ang ruta ng provincial buses. Ito ang balita ni Joe Anano. Naglipa na ngayon sa social media ang mga kolorum na sasakyan na pwedeng rentahan ng mga nais bumiyahe papuntang probinsya. Iba't iba ang kanilang destinasyon at nangongontrata ng mas mataas na pamasahe. Isa ito sa ikinababahala ng Provincial Bus Operators Association dahil imbes na sa mga lehitimong biyahe sumakay ang mga pasahero. Napipilitan silang tangkilikin ang mga kolorum na sasakyan na nag-aalok ng serbisyo online. Kaugnay nito muling umapila ang grupo sa mga lokal na pamahalaan sa mga probinsya na buksan na ang kanilang mga border at payagan ng makapasok ang mga bus na nanggagaling ng Metro Manila. Partikular na tinukoy ng mga bus operator ang probinsya ng Pangasinan, Tarlac, Quezon at ang Bicol Region. Kami ay umaapila sa kanila na buksan na nila ang kanilang mga probinsya at nangako kami mga operator dito sa probinsyang ito na kung ano man yung safety protocol na kailangan ipatupad ay willing kami na sundin lahat ng safety protocol. Sa Araneta City Bus Terminal sa Cubao, tanging mga bus na patungong San Fernando at Daupang Panga pa lamang ang mayroong biyahe at halos iilan lamang ang mga pasaherong sumasakay. Kaya naman ang dating Araneta Bus Terminal na punong-puno ng mga pasahero, ngayon ay tila isang abandonadong lugar at maraming mga negosyo na rin ang nagsara sa paligid nito. At dahil nakasanayan na ng mga pasahero ang Araneta Bus Terminal, sinasamantala naman ito ng mga kolorum na sasakyan kung saan sa paligid nito sila nagte-terminal para mag-abang ng mga pasahero. Imbis dito tumuloy ang mga pasahero, eh nahatak nila yung palabas. But unfortunately, natataga sila sa pamasahe and it's not really safe considering na hindi sila authorized. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, tuloy-tuloy umano ang kanilang kampanya kontra kolorum na mga sasakyan. Subalit kulang umano ang kanilang pwersa para mahuli ang lahat ng mga ito. Pinaplano ngayon ng LTFRB na isali na ang mga bus operator sa pakikipagnegosasyon sa mga probinsya upang payagan na ang kanilang mga ruta. Nasa 50% ng mga dati ng ruta ng provincial bus ang inihanda ng LTFRB na bumiyahe sa oras na pumayag na ang mga LGU. So ang PCLG operator, magkaroon din siya ng role na tulungan si LTFRB o the government to coordinate with the LGU. Hindi lang para mag-open but also to help them in the provision ng mga health protocols. So once na mayroon ng go signal, at least hindi na ulit magpiprepare si LTFRB, it will take another time para mag-open. Ayon pa sa LTFRB, sa ngayon ay marami pa rin sa mga LGU ang naghihigpit sa kanilang mga border sa pangambang makapasok ang sinumang posibleng carrier ng COVID-19. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpapaalala ang Bureau of Immigration sa mga rehistradong dayuhan sa bansa na mayroon na laman silang hanggang March 1 para mag-report sa kawanihan
Batay sa Alien Registration Act of 1950, kailangan mag-report ng personal sa tanggapan ng BI at iba pang satellite o extension office ang mga dayuhang may immigrant at non-immigrant visas sa loob ng unang 60 araw ng taon. Babala ni Immigration Commissioner Jaime Morente, ang mga bigong makapag-report ay maaari mapatawad ng multa, visa cancellation, deportation o pagkakulong. Muling inalala at binigyang pugay ng Senado ang namayapang si Victor Ziga. Si Ziga ay naging senador mula 1987 hanggang 1992. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Isang malaking kawalan, ganito inilarawan ni dating Senador Joey Lina ang kapwa mambabatas na si Victor Ziga. Inalala niya ito bilang masipag na public servant na nagsulong ng mahalagang batas gaya ng Local Government Code at Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act. He not only became a lawyer, he also became a highly successful politician like his parents. Indeed, Vic's sterling accomplishments in life and pursuit of excellence certainly deserve the admiration not only of Bicolandia, but the entire Philippines. Farewell, Senator Vic. Nagbigay pugay din si Senate President Vicente Soto III. In the Senate then, in the 8th Congress, they also had the Tito Vic and Joey, and we often ribbed about it. Tito Gingona, Vic Siga, and Joey Lina. Now, levity aside, his life as a public servant truly mirrors the ideals as a man for the masses. Maging sa mga bagong senador ay may naibahagi rin itong inspirasyon. When I ran for office in 2019, he again reached out to give sound advice and share invaluable wisdom. Bilang isang baguhang senador, isang inspirasyon po sa akin at sa mga bagong henerasyon ng mga mababatas at lingkod bayan si former Senator Siga. Hindi ko makalimutan nung isang beses po ay nasabi niya sa akin na balang araw kung ikaw ay aakyat ng posisyon, ay magsabi ka lang at tutulungan kita sa albay. Kaya po napakalaki po ang aking utang na loob kay Senator Vic at sa pamilyang Siga at ako po'y nakikiramay po. Nagpasalamat naman si Albay Board Member Victor Ziga Jr. sa pag-alala sa kanyang ama ng institusyong minsan nitong pinagsilbihan. I'm sure he will visit the Senate halls where once he was honored by the Filipino people in having a seat and being of service to his country. My father's name, which we will all be forever proud of, will remain ang pangalan na walang diktat. Nagpasa na ng resolusyon ang Senado bilang pagkilala at pakikiramay sa pamilya ng yumaong senador. Pumanaw ang dating mambabatas noong January 31 sa edad na 75. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkausap sa telepono sina Defense Secretary Delphine Lorenzana at U.S. Defense Secretary of Defense Lloyd Austin III kaninang umaga. Tinalakay ng dalawa ang development sa Philippine-U.S. bilateral defense relations kasama na ang issue sa West Philippine Sea, kampanya sa counter-terrorism at maritime security. Muling pinagtibay ng mga ito ang Philippine-U.S. alliance sa pamamagitan ng Mutual Defense Treaty. Natalakay din ang pananaw ng U.S. Armed Forces sa Visiting Forces Agreement o VFA at ang pagpapalakas ng AFP sa kanilang capabilities at interoperability. Nakatakda namang pag-usapan ng Pilipinas at Amerika ang kapalaran ng VFA bago matapos ang buwan. Magandang gabi mga kasangbahay para po sa ating health update, weather at traffic. Unahin na po muna nating alamin ang magiging lagay ng panahon ngayong po araw na ito.
Makakaranas po ng mga pag-ulan ng iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon po sa PAGASA, tail end ng frontal system ang nakakapekto po ngayon sa eastern section ng ating bansa. Kasama na po ang central at southern Luzon. Ito pong amihan ang nakakaapekto naman dyan po sa may bahagi ng northern Luzon. Narito ang magiging agwat ng temperatura at magiging panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Tuguegarao, magiging makulimlim at maulan ng panahon, ganyan din po dyan sa may area ng Baguio. Malamig pa rin po. Sa Metro Manila naman, magiging makulimlim at maulan ng panahon, gaya rin po dyan sa may Bicol sa Legazpi. Magiging maaliwalas naman ng panahon dyan po sa may area ng Puerto Princesa sa Palawan. Dumako tayo sa Visayas at Mindanao. Sa Iloilo at Bacolod, magiging makulimlim at maulan, gayon din naman po sa Cebu at sa Tacloban. Dyan po sa may Davao, magiging maaliwalas naman ng panahon at maging dyan po sa may area ng Zamboanga Peninsula. Para po sa ating health update, ngayon pong araw ay umabot na sa 541,560 ang COVID cases sa Pilipinas at may nadagdag po na 1,345 ngayong araw. Active cases po natin nasa 30,188 habang yung recovery naman po natin ay nasa 499,971 at meron tayong 276 na new recoveries habang yung deaths naman po umaabot na sa 11,401 at meron po tayong 114 na new death cases po today. Para sa ating global tally, sa buong mundo po umaabot na sa 106,903,452 ang global cases. Global deaths naman, 2,341,010. Habang yung global recovery sa mampu natin ay nasa 59,755,076. Alamin naman po natin ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Unahin po natin ang Marcos Highway. Sa mga pauwi po ng Antipolo at Cainta, walang maging problema mula po rito sa lugar na ito. Malapit po sa Katipunan area ang sitwasyon. Pabalik po ng Rizal din sa may Marcos Highway. Ipapunta naman po itong area ng Marcos Highway going po ng Katipunan. Maluwag din naman para sa mga bibiyahe papunta po ng Cubao. Tingnan po natin ang sitwasyon sa may Quezon Avenue. Kuha po ito ng ating radio mobile booth. Sa ngayon po kung kayo ay manggagaling ng G. Araneta, sa ngayon po itong intersection ng G. Araneta maluwag going po yan pabalik ng Elliptical Road. Yung kabilang side naman, going po ng Santo Domingo at dyan sa may area ng Banaue, light traffic din po para sa mga motoristang papunta naman ng Espanya at Quiapo area. Lumako tayo sa bagong Barrio Caloocan. Sa mga papunta ng monumento, light traffic. Yung kabilang side naman, going po ng Balintawak at pabalik ng Muñoz, wala rin magiging problema. Tingnan po natin ang NLEX. Sa NLEX naman po, konting build-up po sa mga toll booth, pero makalagpas po dyan, maluwag naman po at walang magiging problema sa buong kahabaan ng North Luzon Expressway. Tingnan po natin ang SETEX. Sa SETEX naman po, okay din at green and go ang situation po sa Subic-Clark-Tarlac Expressway. Nagdag kaalaman mga kasangbahay. Alamin po natin ang history nitong tinatawag nating traffic light o stoplight. Yan po yung mga ilaw na otomatikong nagpapalit po ng kulay at gumagabay po sa daloy ng mga sasakyan sa kalsada. Pero alam niyo po ba mga kasangbahay na bago naging automatic ang pagpapalit ng ilaw, ito po sa traffic light, ang kauna-unahang traffic light po, alam niyo po ba, gumagamit ng gas para sa ilaw nito. Bigas pa pala. Ininstall ito sa labas po ng Houses of Parliament o sa Parliament Square sa London noong December 10, 1868. Alam niyo po ba, mano-manong pinapalitan ng isang police officer ang mga signals nito gamit po ang semaphore arms sa umaga. Pula at building gas lamp naman kapag gabi. Ito pong traffic light na ito ay ipinerpose ni John Peake Knight, isang British railway engineer, para makontrol po ang daloy ng mga karawahe dyan sa parliament. Pero, ang masaklap po dito, alam nyo ba, mga kasangbahay, hindi na po ito nagamit ng matagal dahil namatay yung police officer na nagpapalis ng gas sa traffic light.
Sumabog po kasi ang traffic light dahil gumagamit nga ng gas kaya hindi na po na ipagpatuloy ang paggamit nito. Kaya matapos po noon, naghintay pa tayo ng 46 years bago matutunan po ng mga tao na ma-maximize ang paggamit po ng kuryente. At dito na imbento ang kauna-unahang dual-colored traffic light sa Cleveland, United States. Dalawa lang po ang ilaw noon ng traffic light. Pero nag-evolve na sa three-colored traffic light sa panahon po natin ngayon. Yan. Sana may natutunan kayo. Yan po ating health update, weather at traffic. Nagsagawa na rin ng COVID-19 simulation ang Davao City Local Government para sa nalalapit na vaccination rollout. Kaugnay nito, iba't ibang estilo ng information campaign ang ginagawa ng LGU upang mahikayat ang mga residente na magpabakuna. Ito ang balita ni Lucille Loren. Isang simulation activity ang ginawa ng iba't ibang ahensya ng local government ng Davao City bilang paghahanda sa nalalapit na pagdating ng COVID-19 vaccine. Ang unang bahagi ng simulation ay ginawa sa Davao International Airport at ang pangalawang bahagi ay papunta sa Southern Philippines Medical Center o SPMC. Layo ng aktibidad na makita kung may lapses o kakulangan ang inihandang COVID-19 vaccination plan. Mula sa pag-transport ng bakuna mula sa paliparan papunta sa molecular laboratory ng SPMC na siya ring magsisilbing cold chain storage ng bakuna. Inaasahan na ang vaccine mula sa Pfizer-BioNTech ang darating sa lungsod sa mga huling linggo ng Pebrero. Sa kabila ng ginagawang paghahanda, inamin naman ni Dr. Ashley Lopez, ang focal person ng Davao City COVID-19 Task Force, na hindi pa rin ganoon kahanda ang lungsod sa nalalapit na COVID-19 vaccination. Yung assessment na gina-require ng DOH, initially expected man ang low, no? Because this is a new vaccine, so everything is new. So. Gayunpaman, sa pagtutulong-tulungan umano ng iba't ibang sangay ng lokal na pamahalaan, pinagsisikapan na maplansya ang COVID-19 vaccination program sa lungsod. Kaugnay nito, puspusan na din ang ginagawang information campaign ng city government upang mahikayat ang maraming Davaoenos na sumailalim sa vaccination. Mismong ang Committee on Health Chairperson ang nag-iikot-ikot sa mga residential areas sa Davao City upang ipaalam sa mga residente ang benepisyo ng pagpapabakuna kontra COVID-19. Ginamit naman ng lokal na pamahalaan ang social media platforms gaya ng Facebook upang paigtingin ang kampanya. Ayon kay Mayor Sara, kasalukuyan pang ginagawa ang information campaign materials na ipapamahagi sa mga Davaoenos. We are developing some sort of a comic style sa pagkakaroon na Binisaya campaign materials for our bakuna. And nag-develop sila ang mga characters po na relatable good sa mga tao. And mass distribution of these materials sa ato ang communities in the hopes na kanina material makasabang. Target na unang mabakunahan ang mga health workers na nasa Southern Philippines Medical Center, ang main COVID-19 referral hospital sa Davao City. Lucille Loren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, handang-handa na rin ang Vicente Soto Memorial Medical Center na bakunahan kontra COVID-19 ang kanilang health workers. Sa isang panayam, sinabi ni Dr. Helen Madamba na siyang chief implementer ng COVID-19 facility ng ospital. Nakapagsagawa na sila ng simulation kahapon kung saan inabot lamang ng 30 minuto ang pagtatransport ng bakuna mula Mactan International Airport patungo sa ospital. Patuloy naman ang orientation sa health workers ukol sa pagbabakuna. Pinaghahandaan na rin ang mga posibleng risk nito. Ipinagbilin umano ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibigay sa mga miyembro ng militar at pulisya ang ilan sa mga darating na COVID-19 vaccines na donasyon ng China. Ayon kay Senator Christopher Bongo, kabilang din sa mga itinuturing na frontliners ang mga sundalo at pulis, kaya bibigyan prioridad sila sa ibibigay na donasyong bakuna ng Sinovac. Nananawagan din ng Senador kina Pangulong Duterte
At Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na bukod sa frontliners, unahin din ang mga mahihirap na Pilipino, pati na rin ang mga atleta ng bansa. Susunod rin po yung donasyon po ng bansang China, ito po si Sinovac, at pinagbilin po ni Pangulong Duterte na ilan po dito sa mga donated doses po mula sa China ay bigyan po ng prioridad ang ating mga sundalo at kapulisan dahil kabilang rin po sila sa mga tinuturing natin mga frontliners. Nagbukas ang unang araw ng impeachment trial ni former U.S. President Donald Trump sa isang debate kung naaayon sa batas ang gagawing pagdinig matapos ang mahabang talakayan sa botong 54-44 ay marami ang nagsabi at pumabor na constitutional ang pagdinidis. Ito ang balita ni Lena Ramos. Sinimula ng House Managers na tumatayong prosecutors sa impeachment trial ang pagdinig sa pamamagitan ng video presentation. Una dito ang naging talumpati ng dating US President Donald Trump na tila nag-uudyok sa kanyang supporters na sumugod sa US Capitol. We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not gonna have a country anymore. Ayon kay Representative Jamie Raskin ng Maryland, na siya ring tumatayong lead impeachment manager, malinaw itong dahilan upang panagutin ang dating pangulo sa marahas na insidente. Senators, the president was impeached by the US House of Representatives on January 13th for doing that. You ask what a high crime and misdemeanor is under our constitution? That's a high crime and misdemeanor. If that's not an impeachable offense, then there is no such thing. Sa panig naman ng depensa, pinuri ng lead counsel ni Trump na si Bruce Castor ang presentation ng prosecutors. Ngunit iginigiit naman ni Attorney David Scone na unconstitutional ang pagsasagawa ng impeachment trial sa isang dating pangulo at inaakusahan ang Democrats na politically motivated ang hakbang. What they really want to accomplish here in the name of the Constitution is to bar Donald Trump from ever running for political office again. But this is an affront to the Constitution, no matter who they target today. Bagaman ang ginawang pagboto ng mga senador ay nagpapakita ng bipartisanship, nananatili pa rin maigting ang loyalty ng mga kapartido ni Trump sa kanya upang maiwasan ang isang conviction. Kinakailangan ang 2/3 ng mayorya upang makonvict si Trump sa 100-seat Senate. Oras na mapatunayan sa pagkakasala, hindi na makahahawak ng pwesto sa gobyerno si Trump. Ayon naman sa White House, hindi panonoorin ni US President Joe Biden ang Trump impeachment trial. Si Trump ang unang presidente ng Amerika na haharap sa impeachment trial matapos lisanin ang pwesto at unang presidente na ma-impeach ng dalawang pagkakataon. Lena Ramos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy ang pagsasagawa ng kilos protesta sa Myanmar sa kabila ng naging marahas na dispersal kahapon. Kinundin na naman ng United Nations sa paggamit ng puwersa laban sa mga demonstrador na humihiling na tapusin na ang military takeover at palayain ang Democratic leader Aung San Suu Kyi. Ito ang balita ni Kath Tumaraos. Hindi nagpatinag ang mga demonstrador sa mga pulis na nagbabantay at bumalik ngayong araw sa lansangan ng NAPIDO upang ipagpatuloy ang kanilang pakikibaka. Sumama na rin sa kilos protesta ang mga professional gaya ng mga guro, doktor at railway workers. Ayon sa US State Department, pinag-aaralan na nila kung anong tulong ang maaaring ibigay sa Myanmar upang matiyak na mapapanagot ang mga nagsagawa ng military takeover. Samantala, batay sa mga ulat, critical pa rin ang kondisyon ng babaeng na baril ng mga pulis sa ulo kahapon. Tatlo naman ang ginagamot ang kanilang mga sugat dahil sa hinihinalang tama ng rubber bullets na ginamit ng mga pulis.
Inulat naman ng state-run television sa Myanmar na may mga pulis na nasugatan din sa pagtatangkang i-disperse ang mga demonstrador. Ito ang mga unang madugong insidente sa ilalim ng military takeover ni General Min Aung Hlaing na kumugkob sa pamahalaan at nagpatalsik kay Aung San Suu Kyi noong February 1. Bukod kay Suu Kyi, maraming iba pang political leaders sa ilalim ng National League for Democracy ang nakadetain. Kat Bumaraos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinalabas ng Parliament ang Maori Party co-leader dahil sa hindi pagsunod sa dress code. Ayon naman sa naturang mambabatas, dapat igalang ng chamber ang kalayaan ng mga mambabatas sa paggamit ng kanilang katutubong kasuotan. Ito ang balita ni Ia De Vera. Pagpipilit na makapagsuot ng Western dress code, paglabag sa karapatan at pagtatangkang pigilan ang indigenous culture. Ito ang iginigiit ng New Zealand Maori leader na si Rawiri Waititi matapos siyang palabasin ng parliament bunsod ng pagtanggi niyang magsuot ng necktie sa chamber. Kahapon, dalawang beses pinigilan ni Speaker Trevor Mallard si Waititi na makapagtanong sa debating chamber at sinabing tanging MPs na nakasuot ng kurbata ang maaaring makapagtanong. Sa halip kasi na necktie, si Waititi ay nakasuot kahapon ng taonga, isang Maori greenstone pendant. Ngunit nang magpilit si Waititi sa kanyang tanong, pinigilan siya at inutusan ng lumabas. Noon pang nakalipas na taon, pinagsabihan si Waititi na maaari siyang palabasin sa House Chamber kung hindi siya susunod sa dress code. Mayorya naman ng mga miyembro ng House ay sumuportang panatilihin ang panuntunang ito batay sa naging konsultasyon noong nakalipas na buwan. Sinabi naman sa isang pahayag ni Prime Minister Jacinda Ardern na wala siyang pagtutol kung nakasuot man o hindi ng korbata ang mga nasa Parliament. Kilalang Indigenous Polynesian population ng New Zealand ang mga Maori. Ia De Vera, UNTV News and Rescue New Zealand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aksidenteng naging virtual cat ang isang abogado sa live stream ng isang virtual court proceeding sa Texas. Hindi sinasadyang napindot ng abogado ang cat filter sa kanyang Zoom account. Ito ang balita ni Justin Masakayan. Nakuha ni Judge Roy Ferguson ng 394th Judicial District Court sa Texas ang atensyon ni Attorney Rod Ponton nang biglang maging puting-kuting sa virtual room. Kaya agad niya itong sinabihan na ayusin ang kaniyang Zoom settings. Ponton, I believe you have a filter turned on in the video settings. Kita sa mukha ng kuting ang pagkabahala at bakas sa mga mata nito na tila hindi niya alam ang kaniyang susunod na gagawin. Can you hear me, Judge? I can hear you. I think it's a filter. It is, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but I'm prepared to go forward with it. I'm here live. I'm not a cat. Kinumpirma naman ni Judge Ferguson sa kanyang Twitter ang nangyaring Zoom mishap araw ng Martes. Ipinapakita rin anya nito ang effort ng legal community na ipresenta ang kanilang mga kliyente sa gitna ng pandemya. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Animal Health Department ng Vietnam ang laganap na bird flu sa bansa ngayon. Apektado ang 14 na lokalidad sa Northern Central at Southern Vietnam na umabot na sa mahigit 100,000 manok ang patay dahil sa H5N1 at H5N6. Ayon sa Animal Health Department ng Vietnam, posibleng kumalat pa ang virus sa mas malaking scale o sukat.
Pinayuhan din ang kagawaran ng publiko na huwag munang kumain ng manok mula sa Hanoi Quang Ninh Province at iba pang lokalidad kung saan talamak ang avian flu. Natuklasan ang avian flu outbreak sa isang maliit na livestock farm kung saan hindi nabakunahan ang mga manok. Noong 2020, mahigit 55,000 manok ang patay, 65 tao naman ang naapektuhan noong 2003. Binatikos at gustong pababain sa pwesto ng iba't ibang grupo si Solicitor General Jose Calida. Kasunod ito ng naging pahayag ng Soljan kahapon sa oral argument sa mga petisyon kontra sa Anti-Terrorism Act. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, bakit at sino ang mga nananawagan na bumaba siya sa pwesto? Yes, Angela, sa pagsisimula ng oral arguments ng mga petisyon kontra sa Anti-Terrorism Act kahapon, agad na inihayag ni Solicitor General Jose Calida na binawi na ng dalawang AITA na sina Jaffer Gurong at Junior Ramos ang kanilang petisyon o petition in intervention para sumama sa mga petisyon laban sa batas. Ayon kay Calida, pinilit at binayaran lang umano ang dalawa na pumirma sa petisyon ng abogado mula sa National Union of People's Lawyer o NUPL. Gurong and Ramos executed a pinagsamang salaysay ng pag-uurong stating as follows. In number 2, ayaw po naming pirmahan ang mga dokumento referring to the petition in intervention. Napilitan na rin kaming pumirma. Binigyan po kami ng 1,000 at hatiin daw po namin. Ang dalawa ang tinagurian ngayon na kauna-unahang nakasuhan sa Olongapo Court sa ilalim ng batas matapos makipagbarilan sa mga sundalo sa isang engkwentro sa Zambales noong August 2020. Ito, may actual case na, no? Itong yung dalawang AITA natin na talagang wala namang ginagawa. Wala namang ginagawang krimen. Naglalakad lang mula doon sa pinanggalingan nilang pagtatrabaho sa bundok. Dahil nagkakaingin itong dalawang magsasaka na ito, ay kinasuhan agad ng anti-terrorism law. Kaugnay nito, Angela, binatikos naman ng iba't ibang grupo si Calida dahil sa aligasyon nito. Ayon sa grupong karapatan, ito ay paraan ni Calida para ipatigil ang oral arguments ng batas gaya ng mga nauna nitong ginawa. Hinikayat din ng grupo ang Supreme Court na suriing maigi ang umano'y imbentong kwento ni Calida. Samantala ang samahang kapatid naman ay naniniwalang dapat parusahan at pababain sa pwesto ang Soljan dahil bilang tagapagtanggol ng karapatan ng mamamayan ay hindi dapat payagan na lapastanganin nito ang tiwala sa kanya. Angela, una nang itinanggi ng NUPL ang aligasyon ni Calida at sa isang pahayag sinabi ng grupo na hindi pinilit ang mga ito na pumirma dahil sa katunayan ay hindi sila marunong bumasa at sumulat. Na ipaliwanag din umano ng maayos sa mga AITA kung ano at para saan yung petisyon at ano ang epekto nito sa kaso laban sa kanila. Sa ngayon ay wala pang inilabas na pahayag o sagot si Calida. Yan ang ating balita. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat, Dante Amento. Huli sa entrapment operation ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Special Action Unit si Mark Endaya Cabal. Nagpanggap umano ang suspect na tauhan ng NBI at nanghingi ng 100,000 pesos sa isang nag-a-apply ng NBI clearance. Nabatid na may record sa ahensyang aplikante dahil sa kasong ilegal na droga at may warrant of arrest. Nagbigay na ng 40,000 pesos bilang paunang bayad ang biktima, subalit tinakot ito ni Cabal na hindi lang siya makukulong kundi maaari pa siyang mapatay. Naghain ng reklamo ang biktima sa NBI at isinagawa ang entrapment operation. Bukod sa marked money, nakuha rin sa suspect ang 3 sachet ng hinihinalang shabu. Natuklasan din na may mga nauna ng reklamong robbery, extortion at estafa laban sa kanya. Isinailalim na sa inquest proceeding ang suspect sa Manila Prosecutor's Office. M-
Muling nalubog sa baha ang ilang barangay sa Palo, Leyte dahil sa walang humpay na pag-ulan. Agad namang nagsagawa ng rescue operation ang mga otoridad doon. Ito ang balita ni Cyrix Remanes. Bunsod ng malalakas na pag-ulan ay muling nalubog sa baha ang ilang barangay sa bayan ng Palo, Leyte kaninang umaga. Kaagad namang nagsagawa ng rescue operation ang Philippine National Police Region 8 upang mailikas ang mga residenteng na-stranded sa pagbaha. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, kabilang sa mga binaha ay ang mga barangay ng Kangumbang, San Jose, Arado at Libertad. Dahil sa mataas na tubig baha, ay may ilang barangay ang hindi na mapuntahan ng PNP, kaya ang mga residente kanya-kanya nang gumawa ng improvised floating device upang matulungang mailikas din ang kani-kanilang mga pamilya. Isang lolo naman ang natrap sa tinitirhan nitong bahay sa Sitio Caloogan sa Palo dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig. Sa ngayon ay nasa ligtas ng lugar ang matanda na agad na nailikas. Ang mga kalapitbayan naman ng Palo gaya ng Santa Fe, Paranas at Dulag sa Leyte nalubog din sa mataas na pag-apaw ng tubig, kaya kaagad na pinatay ang linya ng kuryente sa feeder 4 ng Lieco upang makaiwas sa disgrasya. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad ang kabuuang bilang ng mga inilikas sa mga evacuation center at kung may mga nasawi ba sa naturang pagbaha. Cyrix Remanes, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuluyan ng pinagigiba ang MacArthur Bridge sa Tabanguiguito, Bulacan na halos 7 dekada na mula nang maitayo. Palalaparin ang tulay upang masolusyonan na ang pagsisiksikan sa trapiko doon. Ito ang balita ni Nestor Torres. Isinailalim na sa total replacement ang MacArthur Bridge sa Tabanguiguito, Bulacan bago pa ito tuloy ang bumagsak sanhi ng pagkasira. 1950s pa nang maitayo ang Tabang Bridge at daanan ng mga biyaing NLEX Metro Manila, MacArthur Highway at Cagayan Valley Road. At para masolusyunan ang depekto ng tulay at mabigat na traffic, sa halip na 2 lanes ay ginagawa na itong 4 lanes. Basically, ngayon nakasara po yan because as per assessment po, that bridge is too old. Calendar days is 322 calendar days, equivalent to I think 7.5 months. But we'll be trying to make it as early as possible. Matagal na ring nare-reklamo ng mga motorista ang Tabang Bridge. Bukod sa traffic, ay makipot at lubak-lubak ito, kaya takaw aksidente. Si tanda-tanda ng tulay na yan, baka biglang bumigay. Madiskrasyo pa yung mga tao. Kunting araw lang naman yan, tapos ginhawa na. Mas papabor sa motorista kasi luluwag ang kalsada, gagaan ang daloy ng trapiko. Kung makikita naman natin nung nakararan, pagka dumaran ako dito, laging traffic, makipot, tsaka yung mga aksidente, maaaring maiwasan. Ang problema naman ng ilang motorista, hindi nila alam ang alternatibong ruta. Hindi namin po alam yung bus eh, na ginagawa po yung kasada. Pero ayos na maginawa po yung pinagawa. Wala nang lubak-lubak eh. Magdiretso na yung biyahe. Yan nga po, iikot pa nga po yata doon, magtatanong pa nga po ako. Kasi doon po talaga ako malolos, may dadaanan lang po talaga ako sa Pure Gold. Depensa naman ng DPWH, hindi naman sila nagkulang sa traffic advisory at maging sa ruta na mababasa naman nila sa lugar. Ang Tabang Bridge ay may taas na 6 na metro, may habang 25 metro at may lapad na 16 na metro. Nagkakahalaga ang proyekto ng nasa 31 million pesos. January 16 nang pasimulang gawin ang tulay at nakatakdang matapos sa buwan ng Hulyo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makatutulong sa mabilis sa pag-ani ng palay at mais sa Agusan del Norte ang ipinagkaloob ng Department of Agriculture na makinarya. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan sa ilalim ng Rice Tariffication Law. Ito ang balita ni Raymond Octobre. Nasa 42 million pesos na halaga ng makinarya ang ipinamahagi ng Department of Agriculture sa Agusan del Norte ngayong araw. Ang mga makinaryang kinabibilangan ang mobile rice mill, dryer, rice combined harvester, riding type at walk-behind transplanter, precision seeder, floating tiller, hand at four-wheel tractor ay mula sa pondong nakuha sa Rice Tariffication Program.
Ayon kay DA Caraga Regional Director Abel James Montiagudo, magdudulot ng malaking tipid sa production cost ng mga magsasaka ang mga naibigay na makinarya. Past few years, daghan kay manulod rin combine harvesters coming from other regions and provinces. Magrenta, unya, at the same time, sila po nang mupalit sa katunggi gi-harvest sa combine harvester. Pero pwede mamaniobra ang presyo. Ayon sa isa sa mga nakatanggap na makinarya, 10% sa kanilang production cost per cropping ang kanilang matitipid dahil sa mechanization program. Dati, mukonsumig 1 week sa pag-harvest lang. Sa karo, nanaanang kining mga makinaryas, mahimo na lang ni siyang iskadlaw. Makaminimize mi sa mga gastuson. Combine harvester, dili maabtan taong kanang ulan bitaw. Labi na nga ang tempo, medyo ulan-ulan, dali na yun mahuman. Ayon sa mga magsasaka, mayroon namang sapat na supply ng bigas sa Agusan del Norte. Binigyang diin din ng DA na sakto lang din ang bintahan ng palay sa probinsya kung saan parehong hindi dihado ang mga magsasaka at rice traders. Raymond Octubre, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi humuhupa ang suportang tinatanggap ni Pinoy rapper Easy Mill mula sa international netizens sa kabila ng ilang bumabatikos sa bagong Pinoy Pride. Ito ang balita ni Sunny Cos. Wish. Turn up. 107.5. Tuloy-tuloy ang suporta ng international netizens kay Pinoy rapper Easy Mill sa kabila ng mga isyung ibinabato sa kanya ngayon dahil sa lyrics ng panalo, hindi natitinag ang paghanga sa kanyang angking talento. Pagdating sa kantang ito, sa tingin ko, hindi ito isang toxic positivity song. Bakit? Dahil ang lahat ng mga isinasalarawan niya or ikinikwento niya sa kanta ay tungkol sa kanyang pagiging outsider. Tungkol sa kanyang pagnanais na patunayan na kabilang siya bilang Pinoy. Para sa akin, malalim ito kasi kinakontrast niya yung ibig sabihin ng huwag pag-usapan ng mga problema. Tapos siya mismo, marami siyang tinatalakay na mga problema. So I think yung punto niya is maghanap sana tayo ng solution. Umabot na sa 31 million views sa loob lamang ng isang linggo ang kanyang Wishclusive song na panalo. Habang halos 6 million naman ang isa pa nitong Wishclusive performance na IDK. Bukod sa magagandang comments mula sa mga YouTube reactors, trending na rin ngayon ang mga YouTube videos ng Panalo Dance Challenge, ganun din sa TikTok. Dumadami na rin ang mga Pinoy na inspired ng patriotic song na gumawa ng kanilang sariling cover ng panalo. Nanalo na ako mula pa na pinugutan sila po sa maktan ng lahat na nasuktan na nalaman nila na pinatay ang kanilang bayani sa karagatan ng bansa ng pag-aari ng Pilipino. Isang Twitter party din ang ginawa ng mga taga-suporta ni Mill ngayong araw sa Pilipinas na may hashtag na Easy Mill Lovers. Sa kabila ng ilang pagbatikos sa maling lyrics ng panalo patungkol sa bayaning si Lapu-Lapu at iba pang issues, ilan sa mga YouTubers ang nagpahayag din ng pagdepensa para sa bagong Pinoy Pride. I'll be proud of my soil. Let me make it very clear. If you are a musician, an artist, a rapper, it's your fundamental duty to write about life. You know, rap music is people's experiences, people's take on life. Sunny Cos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wish Exclusive on Wish 107.5. Woo!
Nagbigay ng reaksyon ng National Historical Commission of the Philippines sa lapu-lapu lyrics ng viral song Panalo ni Phil-Am rapper Isimil. Sa pahayag na inilabas ni NHCP Chairperson at Concurrent National Quincentennial Committee Executive Director Rene Escalante, bukas sa tinatanggap ng komisyon ang mga bagong awit na nagbibigay inspirasyon sa mga tao na mag-isip at maging maalam sa kasaysayan ng bansa. Gayunman, hindi dapat aniya makompromiso ang mga totoong detalye at dapat maging conscious sa pananagutan ng pagtatawid ng impormasyon sa mga tao. Gayet pa nito, hindi napas lang si Lapu-Lapu sa giyera sa Mactan at nagtagumpay ang ating mga ninuno sa labanan sa pangunguna nito. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang po ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito'y ating isinasagawa Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Ang Dating Daan. Bukas ito sa lahat, anuman ang iyong relihiyon o lahi. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi